Good morning. Ayos tayo ng ano. Check tayo ng ignition coil. Kung paano 'yon, ganito. Ito 'yung mga tools natin. Merong 8 at saka 'yung 10 mm na tools. Tapos ito, gawa lang kayo ng, kung may sobra kayo ng alligator clip. Tapos yung wire, tapos lagyan nyo lang ng any metal yung dulo. Make sure na konektado itong dalawa using your tester. Yan. Tapos balutin na lang ng electrical insulator o yung electrical tape. Itong dito nung hinahawakan nyo para safe. Ayan. So, lagay ko muna dyan. Tanggalin natin ito. Ito. So ito, numero 8. Ito, 8. Tanggalin nyo lang yan. Yan dyan. Yan. Luwangan nyo lang. Tapos hanggang sa matanggal. So yan, natanggal ko na. Ito yung mga bolts niya. So ito yung ignition coil. Yan, mga original yan. Denso. Tapos itong dalawa, Mitsubishi yata ito tawag nila. Ito yung mga matitibay. Yan. Mas maganda yan kaysa sa yung aftermarket na mga ignition coil. Galing lang ito sa surplus din eh. Yan. Bunutin nyo lang yan. No, pwede nyo ring bunutin na ganun. Pero before nyan, ito muna. Tanggalin nyo ng numero G's. Yan. Yan lang. Ayan. Ito. Ayan. Ayan din. Tapos, hugutin na lang yan. Tapos check natin kung may basa o. Check natin. Balikan ko ito. Ayan, natanggal na. Dulan nito, kung gusto mo tanggalin, pindutin mo lang yan. Tapos tanggalin mo pa ganun. Ayan. Ayan lang. Ito naman, tatanggal naman yan dyan. Diretso, okay lang. So ito, ano lang yung pagtanggal? Pindutin nyo lang yan. Ito. Pindutin nung maigi. Ganyan. Tapos, tanggal. Yan, balik ko. Yan. Yan lang. So yan, unang check. Tingnan natin kung may basa. Yan. Yung kadalasan, yung mga may sira na na injector, yung basa yung dito. Yan. Ito, wala naman. So, ito. Wala rin. Yan. Yan ko lang. Ayun. Ayun, wala rin. Walang mabasa. Tapos na yan, check natin sa engine na naka-start. Start natin yung engine. Ayan. Start natin. Ayan. Start siya. Ayan. Malaman mo kung may sira na yung ignition coil pag inangat mo. Sample ito. Pag nagbago yung vibration ng makina, tunog ng makina, ibig sabihin, okay ito. Ayan o. Okay yan. Ito. Okay naman. Ito ulit. So okay naman siya. And then, next step, yung itatry natin yung ano, off muna natin yung makina. Try natin yung
resistance through ohms sa gamit no, gamit ang ano tester, multi-tester natin. Ito, tanggalin natin tatlo, titest natin yung pin 1 at saka pin 2 at pin 3. Yan, okay. Ito ay, ito ay multi-tester natin. Kabit yung ano, yung ground nyo sa COM and then yung red nyo sa yung positive nyo dyan sa ano, sa ohms, milliamperes. And then dito tayo sa 20 kilo ohms dyan. Tutok nyo dyan sa multimeter nyo. And then tapos nyan, i-check natin yung 1 and 2 pin. Yung 1 and 2 pin yan, kadalasan sa mga DA64, DA17 na mga ignition coil. Itong klaseng ignition coil na ito ay yung mga 3 pin ignition coil. Usually ito pag nasa DA64 is na mga PL2. Pero yun, sabi ng iba mga mekaniko, kinakabit nila PL3, matibay naman ito. Yan, yan yung PL2. Tapos itong dalawa yata parang tingin ko PL3 yun eh, para Mitsubishi. Ito, titest natin yung 1 and 2. Dapat yung resistance ng ohms niya is around na sa ano, 2 ohms. And yung pinakamababa is 0.4 ohms. So 0.4 ohms to 2 ohms. Ayan. So pasok naman ito. Ayan, ayan yung reading niya is nasa 1.2. So pasok ito, goods pa itong ignition coil na ito. Ito yung denso. Denso yan na klase. At itong dalawa, ito yata yung parang Mitsubishi na brand ito. Ito, tingnan natin kung pasok siya sa 0.4 to 2 ohms. Ayun, pasok naman. So, nasa 0.95 siya. 0.95 ohms. And then, itong isa, kung pasok pa siya dun sa ohms na range. So, yun, usually, sa DA64, DA17, ganun mga ignition coil, usually itong pin 1 and pin 2 yung chinecheck. Ayan, pin 1 and pin 2. So nasa ano, nasa 0.4 to 2 kilo ohms yung value niyan. So pag less than 0.4 ohms, so sira na yon. So kahit 0.4, palitan mo na. So ito 0.95, yung isa 0.86, so okay pa naman. Yung isa mas mataas kasi nasa 1.2, so good siya. And then di naman siya yung basa yung ano, yung pagtanggal natin, di naman basa yung side nung ano, side ng ignition coil, at saka wala naman siyang oil. So goods pa ito. Yan. So ganun lang. Ito, ganito naman sa pag-test ng ano, using yung body ground nyo, test nyo yung spark. Yan sa tabi. Kung nag-spark yan, kung may sira na yan, may leak na yan. Usually, pag may crack sa side, yun, usually, no, nag-create na yun ng spark at saka hindi na siya pwede yung tumitin. Ibig sabihin, sira na siya. So yan, testing natin. Yan, may spark sa dulo and then sa side. Yan, wala naman. Okay naman siya. Yan, naka-attach lang yun sa body ground. Yung alligator clip na. Ayan. Body ground. Ayan, silang tatlo. So, dito naman. Yan. Ito na, kabit mo na lang yung ulit. Tamang higpit lang. Yan. Tsaka ganito lang naman yun eh, mga ignition coil ng mga DA64, DA17. Usually, chinecheck doon yung pin 1 at saka yung pin 2, yung dalawang pins sa unahan at yung pangalawa. Tapos, ang resistance naman yung chinecheck nyo to true ohms, pwede magkapalitan yung positive and negative probe nyo. As long as nas pasok siya sa 0.4 ohms to 2 kilo ohms. Pag less than doon or sumobra na, ibig sabihin hindi na maganda yung ano niyo. Hindi na maganda yung ignition coil niyo. So ganun lang yung pag-check. Number 1, yung sa makina, pag
umiba yung tunog habang binubunot nyo siya, so okay yung ignition coil nyo. And then pangalawa, true tester, kung pasok sa ohms yung resistance nyo, so goods pa yung ignition coil nyo. At pangatlo, kung walang biak sa side at walang leaking doon sa may bandang rubber boots niya sa dulo at hindi nag-i-spark doon sa side niya, so yun, goods pa rin yung ano nyo, ignition coil nyo. So sa ganitong paraan, kahit ako, hindi naman ako mekaniko, pero siyempre napag-aralan natin ito kasi 4-year course din ako at malaking matipid natin, siguro nasa 1,000 to 1,500 eh. So nalaman ko, labor lang nito. Eh, ang dali lang naman yan eh. Lalo na pag may alam ka konti. So, hanggang doon lang. Thank you. Yan. Okay.